Maganda ng tugtugan ni Nami, oh. Salba ko, sumasalba ko ta ka dyan, ha? Stupid! Nais kang makita. Yeah! Ayan lang. Ang iba, ngunit ako'y bigo. Mahal kita. Stupid! Stupid! Yeah! Alright, what's up guys? What's up mga ka-aro? So, welcome back dito sa ating YouTube channel. So, ang nasa harap natin ngayon, this is the Voge 300 ACT, okay? So, move tayo dito and let's go ahead, tignan natin. Yeah, look at that. Napakagandang angle nito guys mga ka-aro. And then dito, look at that. Napakaganda. And try natin from here. Ang ganda rin. And then from this side. Alright, so again, this is the 300 ACT. Guys, at mga ka-aro. And basically, ang base nitong motor na to ay yung kanilang 300 AC. In terms of the engine, it has the what they call YF300. It's a liquid-cooled engine. Electronic start ito, 6-speed, and of course it's EFI, and then syempre naka ABS yan. So right here we can see it has this ABS thing, okay, and then yung kanyang wheel, that's made of alloy, same with dun sa likod, and then naka tubeless tire din siya. Look at that. In terms of the brand, it's Corsan. Not sure if I get that right, but this is a radial tubeless tire guys at mga ka-aro. Okay, and then also you notice naka double disc brake. Pero-pero-soy natin ng konti, napakaganda guys at mga ka-aro, no? This is the same with what we see doon sa regular na 300 AC nila. Yung kanyang light or yung kanyang headlight, yung loob pareho lang. Pero meron siya nitong shield, okay? Kind of futuristic para sa akin. And then, syempre, that's LED. Lahat ng lights niya naka-LED. Ang ganda sa likod, mamaya makikita natin. Right there is the engine. Yung kanyang tank. Napakaganda ng finish ng kanyang tank, guys, sa mga ka-aro. It's in yellow. And one thing that I notice is that maganda yung quality ng finish niya. Okay, it looks premium. Hindi siya yung mumurahing klase ng pintura. Right here, meron siyang nakalagay na Euro 5. So, Euro 5 compliant sila, I guess. That's what that means. Got a small sticker dito. Meron siya nitong digital meter, changing color or nagpapalit na kulay. And isang napansin nyo siguro na wala doon sa 300 AC, this has clip-ons, okay? And for the levers, it looks nice. That for the clutch lever, and then dito sa kanyang brake, front brake. Also, syempre, mapapansin natin, nakaganto na side mirror siya. Okay, kind of a classic kind of side mirror, guys, sa mga ka-aro. Which I think, if mahilig kayong ibaba ito, that to make it wider, pero it's not advisable. Pero kung gusto nyo yung ibaba dito, there you go. Sa mga ganyang gustong style, then you can. But I guess the safest thing to do, nakataas yung ganyan. Mas madali, mas accessible, mas safe. Okay? I'm one of those guys na importante sa akin, nakikita ko ang nasa likod natin at nasa gilid natin. So, I'd probably do it like that compared na nasa baba. Dito sa kanyang upuan, it has this anti-slip kind of leather. Maganda. Same leather yan ng gawa dun sa 500 AC. Okay, so it has that same kind, if I am not mistaken, same kind of leather material. Maganda. And then naka, recall this, seat cowl. Kung napapansin nyo, doon isang buong upuan, dito may hati dito, and then you have this seat cowl dito. So obviously that will stop you sa pag lalagay ng pillion or pagpapaangkas
So I guess that's something that you should consider if you're gonna be using this. Kung madalas pareho nyo ako solo riding, then I guess this is really nice for you. Okay, I'm not sure if you are able to see kung ano itsura niya, or at least the way I see it from my end, napakaganda ng itsura niya. Dito sa likod naman, this is in radial tire also. So it's the same Cordial. I think Cordial yung kanyang brand. And this is in, ano size nito? Hindi ko makita, mukhang 140 ito if not 150. Anyway, medyo malabo na yung mata ko pagkamalapitan. For the exhaust naman, pareho lang siya ng exhaust ng regular na 300 AC guys sa mga kaaro. Okay, look at that. Styling wise, halos pareho lang. Siguro kung ikukumpara ko siya dun sa 300 AC, it's gonna be this. And then for the tank, definitely it is the same tank. It's just that ito meron siyang badge na pareho nito, which is not available do sa 300 AC, the one na nakikita natin sa 300 AC. Same with this. This is the ACX, is that one right there. Okay, yan. Other difference that we can see dito, actually wala na. Let's go ahead, try ko lang pakita sa inyo kung anong itsura ng nakaupo dito. So I stand 5'4". And ganito ang itsura. Okay, 5'4". So far, I'm so comfortable pag nakatayo. Yeah, for the benefit of those guys na pareho ng height ko, 5'4", no problem, definitely. Well, I guess very, I mean, kumbaga madaling ipaliwanag yan because I'm not having any problem with a motorcycle na atin, which is the 500R. So I guess okay to for 5'4". Siguro kahit mga 5'1", kaya. Try natin. Oh, wala pa, hindi pa activated to. So apparently hindi natin matatry muna, pero a couple of things, of course, that's the key slot, and then here meron siyang charging port, USB charging port. So kung maglalagay kayo ng phone mount somewhere here, then I guess pwede na kayo mag-charge pagka umaandar. For the clutch, definitely napakalambot. 300cc eh. So, ayun guys, sa mga kaaro, basically sa itsura, napakaganda. Oh, by the way, bago natin makalimutan, alright, basically that's it. I guess ang final question dito is magkano nga ba tong motor na to? Okay, at this point, wala pa talagang final because let me tell you, ang presyo nito medyo mataas sa inaasahan natin. But they are trying to do something para mas mapababa yung presyo. Doon sa mga nagtatanong sa inyo, magkano to? Antay tayo ng, I guess, final or official announcement ng VOGI Philippines para sa presyo nito. At abangan natin yun sabay-sabay. So if you are not yet subscribed to the channel, make sure that you are subscribed para updated kayo, especially sa presyo nito motor na to. And I guess for the last time, let's take a look at it closely or closer. Look at that. The tank, the fork, that's Nissan if I am not mistaken. Okay. And double disc brakes, nice, of course, yung kanyang headlight. Look at that. Napakaganda. Alright, basically that's it. Okay, and nice paint.